like to hear in his personal capacity and not as a personality of TV5. Kasi alam mo, ay, may mga nakakarating sa akin. Bakit? Kung nawala naman ang ABS, hindi naman nangangahulugan na walang freedom of expression. Meron pa namang ibang mga network na lumalabas. Whether or not that's true, I would like to hear from other practitioners their view also on the matter. Do they think that as a fellow practitioner, they feel that the violations, alleged violations of ABS is grave enough for them not to have the privilege for a renewal or for a franchise or for whatever other sentiments they may have? Mr. Alampay is very much respected in the field of journalism, and I'd like to hear your opinion on the matter. Okay. Maraming salamat po. I'll just clarify again my capacity. Maraming salamat po for reiterating what I said. But just to be very clear, I am not only not speaking for TV5 or any company. I cannot, even if I wanted to, because I am not, I do not hold any executive position. I do not have any regular positions anymore in these media companies. I'm no longer editor-in-chief of Business World. I no longer have a regular position with TV5. I have my own independent company now. And as far as Signal TV is concerned, I am just a talent and an anchor. And therefore, as you said po, I speak in my personal capacity. I've been a journalist for 30 years. Right now, I am an anchor on One News. Para lang po malaman ni Senator Subiri, One News po 24/7. Napakagandang channel po niyan. Halos tumatapat na po sa ENC yan. Wala yata sa cable po, network po nila eh. Opo, kasi nasa Signal yan. Cable po yun. Isa rin pong cable company yun na napakaganda rin. Baka pwedeng mabigyan ng Senado noon na hindi na lang. Opo. Okay. No, but in all seriousness, thank you. I just want to proceed from the from where the question was coming from earlier with regards to the ads in question that were aired. Even if I were still part of these organizations, I will just have to differ and say that that has never been in my pay grade. I have never been in any position. That is, as far as I could appreciate, a transactional question between the candidates and ABS-CBN, and I have never been in such a position to vet or to gatekeep commercial or paid for ads. Beyond that, I am a journalist for more than 30 years, reporter, editor. I've had stints as publisher, and I can speak only to the realities of having to make editorial calls. At ito po yung isang bagay na sana naiintindihan ng ating mga kababayan. Simula sa mga ating mga liderato, pati sa mga mamamayan na nanonood, nagbabasa. Ang mga periodista po, araw-araw, kailangan magbigay ng pagpapasya. Kung ito ba ay nararapat ilabas, ito ba ay lumilihis sa kung anumang patakaran, labis ba to? O kahit na nalalapit sa mga tanong na meron ba masasaktan dito, meron ba ditong paglalabis, sa kabilang banda, nandun rin po tayo sa pag-iisip na pero nandiyan lang sa ligang batas na nagsasabing may malayang, may kalayaan sa pamamahayag. Na ang bawat Pilipino ay dapat nating tulungan na matutong maghayag na walang takot at walang pangamba. At nandun na rin po yung kaakibat nun, hindi lang kalayaan, pati yung responsibilidad na oo, may kalayaan ka, pero may silbi ba to sa ating bayan, may silbi ba to sa ating mamamayan. At araw-araw po, at sa bawat storya, in fact, sa bawat storya na hahayaan nating mailabas dyan, na maihayag, na hindi lang bigkasin, kundi mailabas sa dyaryo o maiere sa broadcast airwaves or mailabas sa digital webpage or whatever, we make a decision based on all of these competing realities. We want to be responsible. We know that our freedom is not absolute.
we know that we can both damage and contribute to the public discourse. Pero ang dapat maintindihan ng mga tao ay yung responsibilidad na yon ay hindi namin kailanman minamaliit o binabaliwala. Mabigat po to dahil unang-una bukod sa aming pagmamahal sa aming ginagawa, and nandiyan din on a very basic level all the agencies that we will have to face every day. There are the regulatory agencies, especially for broadcasting. On the business side, we have to face the SEC, we have to face the BIR, kung sa broadcasting, pati MTRCB. Pagdating ng eleksyon, pati ang COMELEC, kailangan kang managot. These are all things we have to weigh. On the other side of it, there are people who say na lahat kami nasasaktan at marami kayo nasasaktan. Totoo po yan. And therefore, lihiti mo rin po yung tanong na kailangan ba tayo mag-isip ng batas para kahit papano eh hindi maiwasan na yung merong masasaktan or kailangan ba natin ano para mas patas. But the question and the real dilemma for society is boils down to a simple question. Sino po magsasabi kung ano ang responsable? Sino po magsasabi kung ano ang tama? Sino po magsasabi kung ano ang nagmalabis? Sino po magsasabi na ayan, tama lang yan? Sa mga mamamayan po, parati kong pinapaiwatig, pati sa mga kaibigan ko. Mr. Alampay, can you get to the point of ano ang pananaw mo nga dito sa nagiging diskusyon natin, hindi lamang dito sa rhetorical questions na binabalik, ano po dapat natin tahakin? Yung dito po sa ABS-CBN, I proceed from the other side of it. I think ABS-CBN has proven its citizenship, it's proven its value, and certainly for all the criticisms that they have, which has been levied against all other competitors and every other media player, I think timbang naman po na dapat lang mailabas at ma-renew ang franchise ng ABS-CBN. Sa kabilang banda po ay kung hindi po ma-renew yan, base na rin po sa lahat ng konteksto na labas. Kasama na dyan ang banta ng Pangulo, kasama na dyan ang batikos ng lahat ng mga ibang mga politiko, ay kung hindi po yan maibibigay, ay that will have a chilling effect on media, on journalism, on press freedom in the Philippines. If you feel that if their franchise is cancelled, it will actually affect other media outlets? I feel right now there is already a chilling effect. By virtue of the fact within ABS-CBN, I can imagine and I can only respect all my colleagues inside ABS-CBN. Kahit sabihin mong walang censorship, it's impossible for you not to think, not of your own faith. Maraming mga periodista, I believe them. When they say na, wala akong pakialam sa trabaho ko. Kung kailangan ako tanggalin, tanggalin ako. Kung kailangan ako mabaril, mabaril ako. But pero yung mga kasama po natin, when they are thinking, eh hindi lang yung buhay ko ang piniisip ko ngayon eh. Damay ang 11,000 jobs. That has a very real chilling effect. And I am sure that goes through the minds of all our colleagues. Not just in ABS-CBN, but now by virtue of the instruments that have been brought to this debate, PDRs, the whole question of the franchise no longer being in the realm exclusively of Congress, but now being brought to court. The provisional franchise that is now being floated, which will have the effect, I believe, of basically taking the power and the mandate for however indeterminate a time away from Congress and transferring it via the NPC to the executive over an unforeseen length of future. I think all of this creates, as Senator Drilon said, a Damocles sword hanging above every media practitioner in the Philippines.